What's up mga ka-normies? Namiss ko kayong lahat at bilang panimula, tara na at alamin natin paano nga ba makaangat agad sa solo rank game this new season gamit ang ilang techniques na mga high rank at pro. Kahit di ka gaanong gifted mechanically, basta alam mo lang ang fundamental ng laro, sure akong aangat ka kaagad. Sa game na ito, gamit ko si Gusion na alam naman nating mahirap gamitin. Hindi ako kagalingan sa paggamit sa kanya, mamaya makikita nyo. Pero nagagawa naman natin ang paraan. Kung ako ang tatanungin, mas magandang mag-rank ngayon sa solo. Dahil mix yung mga players dyan, mas madali ka makakaangat. Maraming hindi maalam sa build at rotations, kaya saglit lang manalo. Kadalasang jungler o MM yung ginagamit ko sa solo para mas mataas yung winning percentage. Pero syempre, depende sa mga player niyan kung trip nyo mga mage, tank, XP, bahala kayo. Sa video ito, magfo-focus tayo sa galaw ng isang carry jungler at papakita ko na hindi masyadong kailangan maging super fast hands para laruin sila. Ang unang kailangan mong gawin ay magpa-level 4 hanggat maaari, tapos dumalo ka sa mga lanes na may possible gank. Watch my blade! See, hindi talaga ako marunong mag-Gusion. Dahil malapit na mag 2 minutes, kailangan ko nang pumunta sa turtle. Pero tandaan na as an assassin, kailangan hindi ikaw yung bababad sa turtle dahil malambot ka lang. Hanggat maaari, ikaw lang yung taga last hit or kung hindi man, mag-hero first ka muna para walang kaagaw sa objective. Dahil walang bumababa sa turtle ng mga kampe, risky ito ituloy kaya nag-farm na lang muna ako. Whoops, muntik pa ako dun ha. After turtle, balik ulit ng farm para magpapera. Tandaan na dapat nakatingin sa mga bahabang nagpo-farm para makarespo agad sa mga teamfights. Sabi sa inyo slow hands ako eh. Pero dito sa part na to, dapat matuto na ako na huwag muna ibitaw lahat ng skills agad-agad dahil nga may knock up pa yung Veil. Dapat matimingan ko na mabitaw niya muna yung mga skills niya bago ako kumombo. Alright, free turtle. Yari ka ngayon sa akin, Veil. Boom! At least dead kahit slow hands, diba? Dito nakita kong sobrang lalim na ng mga kalaban kaya iniwan ko muna yung farm ko para rumisponde. Dapat kayo rin ganyan. Sa mid game, lagi na lang kayo nakatingin sa mapa at mag-abang ng mga pick-offs. Kung walang possible pick-off, edi mag-farm ka muna. Kung meron, iwan yung farm, then respo agad kung malapit lang naman. Sa late game naman, always na tingnan nyo sa mapa yung mga carry nila, like yung MM, yung mage o yung jungler. Tandaan nyo rin na as a normie like me, huwag agad kayong papasok sa mga teamfights kung hindi pa naibibito ng kalaban o hindi nyo pa nakikitang naibibito ng mga kalaban yung skills nila. Kung hindi ka sigurado kung naibitaw na ba, huwag ka na lang pumasok kasi baka mamatay ka lang. Sa Lord Take, mag-hero first din kayo lalo kung lamang naman kayo. Mas okay nang ma-reset yung Lord at napatay nyo sila
kaysa inuna nyo nga to, tapos biglang magkamilagro, tapos ma-steal pa nila, diba? Dito pumalagpay yung mga kalaban after namin makuha yung objective, kaya GG. Sana makatulong itong tips ko mga kanormis, don't forget to like and subscribe para sa mga susunod pa nating contents. Yun lang.